Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa panibagong mga adventure natin pong ginawa kung saan tayo ay naka-unlock ng panibagong trophy fish bago magtapos ang taong 2023. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Supported ni Joy Adventure. Lahat-lahat na magandang gabi at samahan niyo kami sa aming hapunan. Hello mga adventure, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Another day, another adventure naman tayo at kapabalik natin dito sa isla at ayun, ayaw pa rin paawat ng amihan na problema na kami nilabay kung paano kami gagawa ng content. Kailangan talagang maging NPA muna for a while, no permanent address. Kailangan natin magdayo-dayo doon sa somewhere kalmada, okay yung visibility at kahit wala masyadong mapana, as long as nakakasisid is malaking bagay na yun. At nga pala, maraming salamat po sa patuloy na sumasama at tumatangkilik sa lahat po natin mga adventure. Pasensya nyo na po, hindi po tayo ganun ka-consistent mag-upload, kaya nga bumabawi tayo kapag ka nandito tayo muli sa isla. At ngayong gabi, kasama natin si Sara. Hello mga ka-adventure, magandang gabi sa atin lahat. Samahan nyo kami. Yun. What's up, Samboy Sili? Si Chairman busy no? Trabaho sa laruan ng apo niya. So sige mga ka-adventure, samahan niyo po kami. And again, thank you so much po. To God be the glory. Let's go! At dahil umiihi pa rin ang amihan mga ka-adventure, ay sumubok kami na mamana ng gabi. Dahil 2 nights ng maraming huli si Ariel Fisherman at sila Buhay Isla, kaya nag-try din kami ng Native Channel para makapagdaing naman tayo. Sobrang babaw lang ng area kung saan kami namamana mga ka-adventure, as in sa likod lang ito ng bahagi ng mga bangkang nakadaong at hanggang bewang lang po ang tubig. Maliban sa masarap makatinig itong danggit mga ka-adventure, ay napakasarap din ito pang lamayo at pang daing syempre. Hindi lang mga kanuping at danggit ang active sa gabi mga ka-adventure at napakaraming ganun din itong mga pufferfish o mga butete. Ang lungsod ng Cebu ay meron pong ordinansa na 5 araw bago mag full moon at 5 araw pagkatapos ng full moon ay bawal mo nang manghuli ng mga danggit dahil hinahayaan nila itong magparami dahil yan po yung time kung saan nangingitlog at nagpaparami itong mga danggit na nasa ganun ay maging sustainable at marami pa rin ang makagawa ng same na pangkabuhayan or panghuli ng isda, which is itong ang danggit. Pagkaraan ng mahigit isang oras na pamamana mga ka-adventure ay nagpasya na rin kami ng Native Channel na tama na muna dahil nakakahilo na dahil sobrang lalaki ng mga gulong at ramdam na ramdam pa rin talaga ang amihan. At ayun mga ka-adventure, nakakarami na tayo. Alam nyo ba mga ka-adventure na napakarami ng mga iba't ibang uri o classifications ng mga rabbit fish talaga. At itong common na nahuhuli natin na ginagawang panglamayo, ang kadalasang tawag po dito ay bararawan. Nung napuno na ang aking monoline sa aking nahuling danggit mga ka-adventure ay nagpasya na rin ako na tama na. At sobrang kirot na ng mga tinik na idulot ng danggit sa atin. At syempre, kinunchaba agad natin si Chairman na after nating mamana ay direct itadain niya kagad itong ating mga nahuli at yung huli ni Native Channel. Tapos kukuha lang si Native ng kanyang pangulam and then the rest ay dadaingin na or ibibilad. Ngul-ngul kayo. Busy na lang yung chairman, oh. Pura nga chairman. Inalasan ng tinay, ikaw ba sa bituka? Ta.
Bakit hindi mo nabinyak, chairman? Ha? Bakit hindi mo nabinyak? Kaya. Maliliit masyado, kaya buo na lang. Total dali man itong matuyo, kaya... Mihan. Manipis ang katawan ng danggit. Halos isang araw lang nga ito. Ayan, mga adventure. Kakapi lang po muna tayo, tapos pahinga na. Dahil sa araw ng bukas ay pupunta kami sa harap ng isla. Kasama si Boy Isla. Para naman tayo ng araw. Let's go! Good night, God bless mga adventure. Kaya mali dagat? Mana. Kinabukasan ay lumakas muli ang amihan mga adventure kaya hindi kami natuloy nila Boy Isla mamana. Kaya nagpahinga na lang kami ni Native Channel at may pinuntahan kaming isla. At naghunt kami doon ng mga pusit at naghanap sana ng lobster. Pero wala kaming nahanap na lobster. Napakarami po sana ng mga isda na nakita namin. Kaya lang ang main goal namin or ang task namin para sa gabing iyon ay humuli lang ng lobster at pusit. Kaya itong mga danggit ay pinalampas natin. Napakarami talaga sana pero hindi yan ang target natin. Ang dami sana ng mga pusit mga ka-adventure pero namili lang kami ng talagang malalaki. At may mga nag-comment din sa atin na sobrang dami raw talaga ng mga pusit sa mga panahon ito. At ito rin po yung panahon kung saan dito sa amin ay dumadagsa yung maliliit na pusit na kung tawagin ay ballpen. At ang mga pusit pong yan ay seasonal. At kapag nangingitlog po na nagmula pa sila sa West Philippine Sea or sa amang parte ng malalaking dagat ay pumupunta yan sila sa mga bahura para doon po mag-lay ng itlog na nasa ganun ay hindi ma-wash out. So talagang dumadagsa sila pagka ganito mga buwan. Nakatira pala si Native Channel ang dalawang dalagang bukid at niluto namin at syempre naghaponan na kami mga ka-adventure. Sobrang sarap at tinanggal lang po natin yung audio dahil po merong tugtog sa paligid at kung mapapansin po ninyo ay nagkakasiyahan ang aming mga kasama. Itong video pala na ito mga ka-adventure ay ang continuation kung saan kami nag-dayo ni Native Channel at ni Papa Tonyo nung nag-food trip kami at kumain ng lamaw sa beach. Sa napakasarap na pagkain. Tugtog na naman. Kinaumagahan ay umuwi kami sa isla at nag-ready, nag-iwan ng mga gamit na daladalahan po namin at agad na nagtungo sa malayong destinasyon sa Nangalaw dahil po ito ang ikalawang araw na kung saan medyo okay ang panahon kaya amin muna itong sasamantalahin. So pagalis po namin dito sa isla ay nakapakapayapa ngunit pagdating namin sa area ay ayan, mag-umpisa lang umiihip ng hangin. Patating din, malayo, maalon. Pero tuloy pa rin. Isa nga nga mga adventure. Tanghali na kami nakalis dahil nanggaling kami sa Banana Island. At may yung umihan pero hindi naman siguro masyadong malakas. Kaya tara, samahan niyo po kami mga adventure sa ating another adventure of the day. Because another day, another adventure. Samahan niyo po kami. Salamat sa walang sawang sumusuporta. Kilig at maraming salamat to give to the glory and God bless us today. Let's go! Tinanghali na kami mga ka-adventure. Alas 11 na po ng umaga kami nakarating dun sa area at natataranta na kami magsuot ng amin pong mga gagamitin, mga gears at mag-ready ng lahat ng kakailanganin at mag-umpisa na pong mag-hunt dahil ang goal talaga natin is makahuli ng something na pwede natin ipaulam na masarap kay chairman. Kaya eto, ready na po ako at load na kagad tayo ng ating pong pana na if ever man merong dumaan na malaking isda ay ready na kagad tayo para tirahin ito. Pagkatapos kong may load ang aking pana mga ka-adventure, lumayo ko sa dikalayuan at natanaw ko itong malaking dugtutuna. Pwede na sana siyang tirahin pero crucial yung magiging sitwasyon kaya hindi ko na lang po pinilit. Baka lang kasi masayang. N-
nagpatangay ako sa Agos pababa mga ka-adventure at ito na salubong ko naman itong malaking barracuda. Same, ayaw pa rin i-meet yung distance na lagi nating inaas kaya in short, hindi na naman natin ito natira. At pagkaahon ko po ay dumating na si Papa Tonyo tapos nagpa-pick up ako at nagpa-drop. Doon sa kabilang side na sa ganun ay makapatuloy pa rin tayo sa paghahunt hanggang sa natanaw ko itong talakitok at since natanghali na, wala kami masyadong ibang isda na napansin maliban sa malaking buteteng nakadapa na yan, ay nakatira tayo ng talakitok at ito ang naging ating unang isda para sa araw na ito. At ayan, may tax collector pa na gustong mangagaw ng huli natin. Saan man dito sa amin mga ka-adventure ay napaka-common ng mga pating lalo na kapag lumalakas yung amihin. Nagahan kami kahit sa mababaw ay nandun pa rin sila at madalas ay talaga nang aagaw ng huli. Finally mga ka-adventure, na-secure na rin natin ang ating naging unang isda para sa araw na ito. At ayan, lumalakas na rin talaga yung amihin. Buti na lang nandito talaga si Papa Tonyo na lagi namin kasama kung saan man kaming adventure magtungo ay always ready siya para samahan kami. At natanaw ko itong pusit mga ka-adventure kaya nag-load ako ng isang goma lang ng pana at sinubukan tirahin kung ito ba ay ating tatamaan. Napakarami ng mga bagay na pwede natin i-consider para nas ganun ay mas maging precise yung ating pagtira. Una yung twin na shaft. Pangalawa is yung less yung recoil kasi yung recoil or sipa ng spear gun ay isa rin sa reason kung bakit nagbabago yung direksyon lalo na kapag hindi natin hinawakan ng dalawang kamay at isa sa reason kung bakit dalawang kamay tayo lagi tumira kapag naka-follow yung ating pong pana kasi ang mga pana po na kagaya ng aking ginagamit ay napakalakas po ng recoil tapos ginamitan pa ng 16mm na rubber eh ang lakas po talaga sumipa niyan unlike ng mga kahoy tapos naka-invert pa or roller eh talagang absorber na kagad yun sila sa kahoy pa lang kaya mas precise, mas consistent na talagang 100% tatama pero kagaya nga ng sinasabi natin 1 meter distance is the most advisable para tumama talaga tayo sa ating titirahin. Hesitation pa ako bago pumunta dito sa area mga ka-adventure dahil plano kong pumunta ng Coron at sabi ko ay i-claim ko yung blessing na nakalaan para sa akin sa araw na ito at moment of truth dahil nakita ko ng aking dream fish mga ka-adventure kala ko ay hindi ko matitira hanggang sa ayan nakalabit ko na. Kabado pa ako mga ka-adventure dahil malayo si native channel sa akin at nakita ko na hindi ganun kaganda yung pagkakatama kasi nga ang kapal ng kaliskis ng isdang long nose emperor or dugso plus yung speed pa nung pagtira natin kaya after ilang minuto nung nanghina na po siya ay bago ko siya ni-recover para hindi na siya masyadong manglaban at ito ang buong nangyari. Sa sobrang palagpalag niya kanina at sinabit sa coral reef ay ayan, nanghina na siya ng gusto mga ka-adventure. Kung napapansin ninyo, hindi na siya masyadong gumagalaw. At natanaw ko na hindi ganun kaganda yung posisyon ng shaft natin. Kaya inangat ko kagad siya at ipinatagos para nasa ganun ay talagang may secure natin. At ayan, finally, yung aking dream fish. Na-unlock ko na din. Wow! First time. Abong. Elpte. Kana. Kana first time. Kana jod.
Abong. Itib! Kita na siya. Grabe yung joy ko mga ka-adventure, nakanak ako ng dugso at pinakita ko kay Native Channel, and after po namin umahon ay pumunta kami ng Nangalaw at hinayaan si Native Channel na magpatuloy sa paghahunt habang ako ay abala sa paghahanda ng amin pong kinilaw na kakainin. Patuloy ako sa paghahanda ng aming pang-ulam mga ka-adventure na kinilaw or kilawin, kahit na trick yung araw at hapding-hapdi na yung mukha ko, pero patuloy pa rin ako. Bahala na, sunog-kisunog kang mukha ka. Sama natin ito mga ka-adventure. Wow! Nag-ilaw kayo mga ka-adventure ng pusit. Tanggalan niyo po ng balat. Yung balat ang mahirap po tunawin para maiwas sa sakit ng tiyan. Ay ayan, binabalatan. Sa mga mahihinaang panunaw ay hindi ganun ka-advisable na magkila po nitong pusit mga ka-adventure, or pwede naman yung isang klase po ng pusit na nahuli namin during gabi na kung tawagin is barako, kasi po maraming ang classifications ng pusit. May tauban, may bullpen, may pusit lumot, at yung pusit barako. Yung barako ang isa sa pinaka-best po talaga dahil napakalambot at napakalinamnam po ng laman nun compared sa ibang mga pusit. Pagkatapos mahiwa ng lahat ng mga ingredients at malagay ang suka, ang sili ay kinamay kamay na at pinuntahan si Native Channel, at nasa ganun ay makakain ng mga ka-adventure dahil Tom Jones na talaga. Wala pa po kaming almusal at time check po ay alas 2 na ng hapon. At konting video picture muna para sa ating trophy fish. At ayan na, nakabalik na si Native Channel at may nahuli pa siya. Dalawa, pasenyas-senyas pa siya. Dalawang lapu-lapu or coral trout na nahuli niya. Dito na lang. Over ang usa. Prover. Wow! Nakamagkain siya, Native? Yes, sir. Adventure, kain po tayo. parang niluto natin ha. Okay na yung ating kinilaw na talakitok at kinilaw na pusit. Ito yung pusit. Ayan. Yes sir, ayan sir oh. Walo po yan ah. May lawid. Tara, kain po, kain. Agad natin ang unang subo yan. Unang subo kinilaw na isda at kinilaw na pusit. Oh no! Dapat kita pa huwag ito rin. Crunchy! Crunchy ang pusit. Hindi kaya. At pagkatapos namin mananghalian mga ka-adventure ay dumiretso na rin kami ng biyahe pauwi dahil excited na ako ipakita kay Chairman yung ating nahuling malaking dugso para sa ating panghapon na naman. Kaya tara. Karating din kahit malayo at mahangin. Uy, kayo.
Hindi masarap ulam mga adventure. Pahit yanik sabaw. Nagbawas lang po si Hinitid Channel ng isang lapu-lapu at yung surahan, the rest ay iniwan niya na po. At pagkatapos chap-chapin ni Chairman itong malaking dugso na amin pong panghapunan, tapos yung ibang parte naman ay ipinamigyan natin sa ating mga kapitbahay, at dinaing naman yung lapu-lapu at malaking sweet lips dahil meron tayong gagawin yan pag balik natin ang puerto na kasama si Hinitid Channel. Ulo lang po ang aming kinuha pang sigang mga ka-adventure, tapos yung buntot ay pang inihaw, tapos yung ibang parte ay yun nga pinangbigay natin sa aming mga kapitbahay sa paligid. Okay, tara na. Sigang. Ay, ano mo? Ano mo naman? Nangalaw. Layo ka na rin. Kaabot yung mata dyan. Nga nga. Ay, nga nga mo? Oo. Hindi so katakalain ni Bay na nakarating kami ng nga mga ka-adventure dahil dinaanan namin sila kanina sa Tres Reyes. Hindi lang nila kami napansin pero namana din sila. At eto na, dumating niya na yung aming mga kapitbahay na lagi nating binibigyan ng mga pang-ulam. Tagsa katao na. Salamat! Yan ka na. Kung ito baro, mabusog sinanong. Sabi ni Chairman ay ganito ang paraan ng pagdaing ng malalaking isda. Usually ang daing ay dalawang biyak lang pero ito ay tatlo. So laman, laman at pang last na flip ay yung buto naman. Tapos nilalagyan siya ng hiwa sa pure na laman para nasa ganun ay mas madaling makaabsorb ng asin at hindi mabilis masira. Suju Bisaya anak. Suno. Tapos ang boxing. Adventure, kunting tiis na lang ha. Hintay-hintay lang. Ano muna natin yung pangdaing ni John. Mamaya mag-umpisa na tayo pagkatapos ito. Umpisa na tayo magsigang, mag-ihaw. Ihaw. Lalong bumango yung sinigang natin mga ka-adventure. Okay. Ilalagay na natin yung ating inasin muna natin yung dugso, yung bandang ulo ang sinigang natin kasi mataba ito. Kaya parang lalong sumarap, binapad ko muna sandali sa asin para tagos naman yung katamtamang alat niya. Okay. Ito na mga ka-adventure. Ilagay ko na.
Sambot, yun sa to. Ay, anak ni John Ray. Tiko na sa labas. Ha? Ito na mga adventure. Kumain. Haba ng buhok natin. Ba't na bayan bukas? Pero ayan, kaya mo na. Sensya na. Kapoy kayo. Kaya maghigit tayo ng sabaw mga adventure para mahimasmasan din ng konti. Grabe. Sobig pa nyo. Namana kasi kahapon, tapos nung gabi, tapos kanina. Kapoy. Lakpa ng alon. Adventure. Kapoy kayo. Kapoy kayo. Kapoy yung no, sabaw mga adventure na mituon. Ako lang, ako lang. Ah, di araw na baka hindi maubos. Di araw tayo. Konti lang muna. Lamay kayo. Dugso, naka-unlock din ako ng dugso. Naka-unlock din tayo ng dugso mga adventure. Imbida natin ito no. Sabi nyo, sa aming harapan, nandyan yung inihaw, sinigang. At nakita naman nyo siguro. Tingnan nyo yung nasa harap ni Sirman. Akin lang ito lahat. Nandito yung tungol, nandito yung ulo ng dugso. Kaya tikman natin. Ito ang tungol. Grabe yung lami ah. Kaya ano, enjoy mo kayo dyan? Kami enjoy na enjoy. Kaya salamat sa panonood. Sana sa darating pang mga ganitong okasyon hindi kayo magsawa, magsuwayway kay Joy Adventure. Okay? Na. Tenanding. Okay. Napamtay tabaw dito. Mabilis mo. Arbeis, sobrang isa dito an. Slow. Dera magbalik din. Slow. Ne. Hangin. Okay, sa Maynila wala nito. Wala wala yan. Ni gayo. Tubigan, tubigan ni Sir Limbot ang mata. Ay. Oh. Salamat, nag-uwi na rin kami sa Pilipinas. Galing China City. Sa Maynila, hindi ako makakain ito. Wala, wala yung sa Maynila. Ang nakakain namin yung sinababan, mga sapsap, mga ano, dito, buhay pa. Nilalaga, ano na, iniihaw na. Nakakain siya. Samantalang sa amin, sa Maynila, sasabihin, sariwa daw, pero lawit na yung mga bituka. Dito, okay oh. Kaya mga kaibigan, subaybayin nyo lang yung Joy at makikita nyo lahat ng klaseng isda. God bless you all. Ako na. May kami nilang luto. Ay, marami. Diet oh. Ay, diet, maraming kanin. Kung dito nagpaawat mga ka-adventure, bakbak tayo ng kain kasi nga ito lang yung aking pangbawi dahil hindi tayo nag-aalmusal tapos late pa ang tanghalian kaya pagdating sa gabi ay sobrang dami talaga ng akin pong kinakain kaya marami din nagtatanong bakit daw hindi ako tabain eh ito yung reason. Ay, ulo pala to. Lamit kayo. Wow! Si Chairman ang pinakaunang kumakain at pinakamabilis matapos ako naman ang pinakahuli lagi kapag ako kumakain kahit sa adventure man yan. Kain-kain ng toto para wala ng hang. Nanghang hindi. Tuslo pa. Sige, tuslo na. Tuslo na. Tuslo ka nag-video si Yuyo. Kita si Sambo. Tuslo na. Nagkain si Sambo sili. Tuslo na. Tuslo. Tuslo. Hey mga adventure, so bago po tayo magtapos ay lako muna tayo sa ating pong shoutout. Sensya na po, medyo maingin sa bayan pa tayo dahil bukas po ay may lakad na naman tayo kasama si Native Channel at Papa Tunyo. At meron tayong imimit na bisita sa Pass Island, so antabayaran po natin yan. Shoutout natin yung pinakauna ng comment si EDR TV and top 5 natin, Roberto Sarmiento, Emja, Adonis Bisley Jr., Efren Valdez, Ortigo Janmark. And shoutout din kay Ryan Gamalo, Marjun Villa ng Cavite, Navarro family ng San Dionisio Iloilo, Suaso and Bacolfo family ng Lapu-Lapu. Shoutout kay Dudes, MM Yamada, Gerald Cedo ng Amlan Negros, Marvin Pitarco Impesto ng Lapu-Lapu City, Renz Medallo, MMC, Jonalyn Sarate ng Camigan, Christina Tampungok, James Cubs TV ng Surigao,
Eugene Humauas ng Surigao, Ryan Mondares, Kuskamp Rivans ng Cebu, Miss Mercedes Hamoy, Daryl Carl Olarte, Tribong Pinoy TV ng Bukidnon, Renny Boy Alisin ng Pasay, Sunny Cabello ng Batangas, Boya Freediving Community ng Dipolog City, Madaraos Vlog, Oragon Love, Bakaro ng Capiz, Erickson and Carmela Andrade, Kuya Jay and Lolo Family ng Southern Leyte, Ed C. Lopena ng Tagbilaran, Michael Balgos, and shoutout din natin sila Kuya Louie and Engineer Sherlyn Abendanyo ng Santa Mesa. Ayan, shoutout po. Idol Teresa Manolat Laureo and Tinuranda ng Canada, Larry Santi, Miss Anonymous, Miss May Stacchio, Miss Christine ng Qatar, Miss Monet Paras, Miss Oliva Mendoza, Miss Meta Purino, Miss Aileen Tandog ng Hong Kong, Miss Teresa Lawigan, Doc Stephanie Ferrer, Miss Glenda Banshro, MMC, Miss Mimi Manaloto, shoutout po, Miss Edna and Tito Luis Ubugen, Miss Venus and Joel Borilla ng Oceanside, California, Master Rich, Miss Jian Hingking ng Cagayan de Oro City, Jose Madrid, Miss Elisa Gomez by Alpic and California Friends, shoutout po, by Ramin Farinas and Farinas Family, by Roel Balabo, by Roel Paras ng Negros Bindoy, Ethan Escalera, Yumela Umintado, Alan Tawag, Pain Expert One Life History, Papi Basibas, Mang Tonyo Vlog, Richard Padayo ng Davao, Jake Tumpak, Arnold Alpante, June Magbanua ng Puerto Princesa City, Jervin Ortiz, Cons Takyang ng CDO, Frangboy Official ng Zamboanga del Norte, Ardoms ng Pulumulok, June Losteros TV, Francis Ia Official, Jeffrel Mahusay, Justoni Silingan, ni Chairman ng Siyaton, Negros Oriental, Michael Roa ng Bato Leyte, Norman Ortega ng San Andres Quezon, Raquel de la Cruz ng Tondo, Dina Dungog ng Lapu-Lapu, Ronald Garanya ng Ilocos Norte, and shoutout din natin yung MJ Meat Shop dito sa Coron, and special mention din natin si Kayden Palomo na anak ni Pastor Kim ng Central Fundamental Baptist Church of Coron, and sa kanilang bagong baby na si Jayden. And so mga ka-adventure, sa mga hindi po natin na shoutout ay we'll see you next adventure po. That's it for today. Thank you for watching mga ka-adventure, and we'll see you on our next adventure.